Magsitayo na po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na handog na satin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Kawang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita natin si San Agustin, ubispo at pantas ng simbahan. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo, at tuwina'y isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugutita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos at nagpapasalamat at na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami mamuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin
para sa inyong kabutihan. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia, sa Akaya, sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito, sila na ang nagbabalita kung paano ninyo tinanggap. Sila rin ang nagsasabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw, Sion, ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, Alpatambol ay tugtugin at siya'y papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa pangamapagkumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang, sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibig, pasakop. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito, lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ng buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa,
kaysa inyo. Kaya't nagiging iba yung dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aban ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa nino man ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ang mga ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa nino man ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ipanumpa ay ang handog ng nasa dambana, dapat niyang tupdi ng kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa nino man ang dambana, ipinanunumpa niyan iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa nino man ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa nino man ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsayo po muna po tayo muli. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Kung napakinggan ho natin ng maigi ang ating ebanghelyo para sa araw na ito, tila mapapansin natin na parang galit ang Panginoon. At saan siya nagagalit? Dahil tinutuligsan niya ang mga Pariseo at mga Eskriba. Sino po ba itong mga Pariseo at mga Eskriba? Sila po ay maalam sa batas ng Diyos. Sila po ay maalam sa salita ng Diyos. Tinuturing silang mga eksperto pagdating sa mga batas. Eksperto pagdating sa salita ng Diyos. Ngunit bakit sila tinutuligsa ng Panginoon? Dahil sa halip na sila mismo ang maglapit sa tao palapit sa Diyos, pinapahirapan pa nila ito. Marami pa silang hinihining mga bagay na hindi naman makabuluhan. Marami silang hinihinging bagay na nagpapabigat sa buhay pananampalataya ng mga tao noon. At bakit ho patuloy ang pahayag ng Panginoon? Bakit ho patuloy siyang tumutuligsa sa mga Pariseo at mga Eskriba? Dahil hindi nakikita ng mga tao, hindi nakikita ni Jesus na isinasabuhay ang salita ng Diyos. Sila mismong may alam, sila mismong tinaguri ang eksperto, sila mismo ang unang sumusuway. Mga kapatid, ang pananampalataya ang magdadala sa atin upang mas makilala ang Panginoon. Sa mga pagkakataon na tayo ay nag-aaral patungkol sa batas ng Diyos, sa batas ng simbahan, sa salita ng Diyos, yan din ang mga pagkakataon na dapat tayo ay napapalapit sa Panginoon. Ngunit may mga pagkakataon din, mga kapatid, na nagiging temptasyon sa buhay natin kung sino pa ang may alam ng salita ng Diyos, sila pa ang unang sumusuway. Sila pa ang unang hindi sumusunod. Sila pa mismo ang hindi umaayon. Kaya mga kapatid, marahil ipinapaalala sa atin ng Panginoong Jesus sa araw na ito na ang salita ng Diyos hindi lamang isang konsepto. Ang salita ng Diyos hindi lamang isang pananaw. Ang salita ng Diyos hindi lamang isang babasahin. Kundi dapat ang salita ng Diyos
isang karakter sa buhay natin bilang mananampalataya. At paano at bakit natin sinasabing isang karakter? Dahil dapat ang salita ng Diyos isinasabuhay. Ang salita ng Diyos namumutawi sa ating pag-uugali, namumutawi sa ating pagkilos. Upang ang ibang mga tao sasabihin sa atin, alam niya ang salita ng Diyos dahil ang kanyang buhay nakabase sa salita ng Diyos. Kasi minsan nakakalungkot po eh, no? Naturingan pa naman tayong taong simbahan. Naturingan pa naman tayong mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pero bakit tayo ang hindi nakikitaan ng mukha ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating buhay? Bakit minsan tayo pa ang hindi nakikitaan ng karakter ni Jesus sa ating mga puso, sa ating mga buhay? Mga kapatid, ang salita ng Diyos, hindi lang yan isang konsepto. Ang salita ng Diyos, hindi lamang isang babasahin. Hindi lamang siya dapat, no? Isang paksa. Bagkos ang salita ng Diyos ay karakter na namumutawi sa ating mga puso. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita natin si San Agustin, isang obispo at isang pantas ng simbahan. At kung alam natin ang kwento ni San Agustin, sabi sa kanyang kwento, ang kanyang buhay, bago siya bumalik sa Panginoon, makasalanan siya. Marami siyang babae, mahilig daw magsugal. Napaka makasalanan ni San Agustin. Pero nung natagpuan niya ang Panginoon, namutawi sa kanyang puso ang karakter ng mahal na pong Jesus Nazareno. At sa pamamagitan nun, marami siyang nahikayat, marami siyang napalapit sa Panginoon, sa Diyos, dahil sa kanyang buhay. Naging santo nga siya sa kabila ng kanyang nakaraan. Naging pantas pa ng simbahan. Naging magaling pang tagapagpahayag ng turo at salita ng Diyos. Bakit? Dahil ang namutawi sa kanyang puso ay ang karakter ni Jesus. Ang karakter ng salita ng Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito, yan din po ang hamon sa ating lahat. Pinapaalala sa atin na kung gusto nating manghikayat ng maraming tao palapit sa Diyos, maging mabuting ehemplo tayo. At ang ating pagiging mabuting ehemplo ay sa pagkakaroon ng karakter ng salita ng Diyos. Karakter ni Jesus, ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating mga puso. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mula't sa aming pagiging hindi karapat-dapat, itinataas namin ang aming isip at puso sa iyo, Diyos Ama, at dinadala rin namin sa iyong harapan ang aming mga pangangailangan. Ang ating panalangin, Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawaing pagpapanibago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng tunay na malasakit sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin.
ang mga gumagawa sa media naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang kahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may sakit naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga tapat na yumao naway gantimpalaan ng Panginoon ng walang hanggang kaligayahan dahil sa kanilang dalisay na paglilingkod, manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming magmahal at maglingkod sa katotohanan at sa Espiritu sa pamamagitan ni Jesus na aming daan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, may hainawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat.
Narito si Jesus ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. At maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarang